Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Narito this precept in which we need to agree, believe, claim, and declare as what I repeatedly say. It is not sufficient for the word that we will just read it, we will just study it, or we will just hear it. We need to agree it wholeheartedly, believe it wholeheartedly, claim it wholeheartedly, and declare it wholeheartedly so that there will be manifestations in our lives. Brethren in Christ, let us read here in Matthew 5:4, Tagalog ang Biblia. Mapapalad ang nangahahapi sapagkat sila'y aaliwin. And in Amplified Version, Matthew 5:4, blessed and enviably happy with a happiness produced by the experience of God's favor and especially conditioned by the revelation of His much less grace are those whom mourn, for they shall be comforted. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Gospel according to Matthew is no other than Apostle Matthew himself, and it was written to the Jews, mga kapatid. And sinasabi po dito ng ating Panginoong Hesukristo, remember that this was the very utterance ng ating Panginoong Hesukristo na mapapalad. Pag sinasabing mapapalad, blessed and enviably happy with happiness produced by the experience of God's favor and especially conditioned by the revelation of His much less grace. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, hindi dahil gusto ng Diyos na tayo ay makaranas ng tinatawag natin na kahapisan, kundi kapag tayo ay nakakaranas, mapalad tayo because tayong mga anak ng Diyos, born again, Christian at mananampalataya, ay mayroong Diyos po na mag-aaliw sa atin. Remember na unavoidable naman at hindi tayo exempted sa mga bagay na nangyayari sa mundo, kasi sabi nga ng Panginoon, in the world we have tribulation, we have frustrations, we have sabihin natin disappointments, at sabi nga lang ng Bible, cheer up, I have overcome the world. Kaya we are not exempted of what is happening in the world. Nakakaranas tayo. Kaya lang ang kahigtan natin, mga kapatid, ang advantage natin ay mayroong Diyos na mag-aaliw sa atin, mga kapatid, kapag tayo ay nakakaranas ng kahapisan. Again, there is God that will comfort us every time and all the time that we experience, sabihin natin, mourning sa buhay ng bawat isa. And our today's perception entitled The Comforting God. Praise be to God and hallelujah to God, because kapag tayo ay dumarating sa punto na tayo ay nag-mourn, brethren in Christ, ay mayroong Diyos na nagko-comfort sa atin, mga kapatid. Sabi nga ng sulat ni Apostle Paul, na the reason why God comforted us for us to comfort also others. Ibig sabihin, what we are experiencing in the Lord ay atin rin pong ipaparanas sa iba, mga kapatid. And that's why the Lord loved us, for us to love others. The Lord comforted us for us to comfort others. Kaya ito po ang sinasabi po ni Apostle Paul, brethren in Christ. And also in the Old Testament, nang sabi po mga kapatid na He will turn our mourning into dancing. Kasi ang totoo, mga kapatid, ayaw ng Diyos na tayo ay naghihinagpis, tayo ay nalulungkot, tayo ay sabihin natin mga kapatid, umiiyak, because gusto ng Diyos na tayo ay laging masaya. Kaya He will turn our mourning into dancing. Kaya ganun po ka mga makapangyarihan ang Diyos. He is able to make all things beautiful in His time.
And our today's first preaching, we are going to acronym the word HUB, H-U-B, Brethren in Christ. At ito po ang ating nararanasan sa Panginoon every time that we experience ng tinatawag nating kahapisan or yung mourning, Brethren in Christ. First point, we'll be comforted with His happiness. Of course, Brethren in Christ, kasi ang kapalit ng ating pong pagdadalamhati, ng ating paghihinagpis, ng ating kalungkutan is the happiness of God. Kaya nga, sabi pa nga ng Bible, sa particular sa awit, the joy of the Lord is our strength, Brethren in Christ. Ang kagalakan ng Panginoon ang ating kalakasan. Kaya tayo, mga kapatid, ay maikukomfort ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang kasiyahan. The joy that we have in the Lord, yun ang nagpapasigla sa atin, yun ang nagpapalakas sa atin, yun ang nagbibigay ng stamina sa atin, yun ang nagdudulot ng strength ng bawat isa sa atin to go on, Brethren in Christ, for another mile sa buhay ng bawat isa. Kaya, mga kapatid, hindi lamang po aapuhapin tayo ng Diyos, hindi po tulad ng tao na pagka nag-comfort, ay pwede silang mag-comfort in words, aapuhapin lang ang tao without doing anything. Pero kapag ka ang Diyos ay mag-comfort sa atin, mga kapatid, He is not just comforting us in words, He also comforted us in action. Kaya pagka sinasabi, mga kapatid, na iko-comfort tayo ng Diyos, of course, He will do something good sa buhay ng bawat isa sa atin para maibsan ang kalungkutan, ang kahapisan at kadalamhatian na mayroon tayo sa ating buhay. And of course, yun po ang magiging dulot nito ay yung happiness, kasiyahan, kagalakan, katuwaan sa ating mga buhay. As what I mentioned earlier, He will turn our mourning into dancing. And second point, we'll be comforted with His unmerited favor. Mga kapatid, sino pa nga ba ang hindi matutuwa at magiging masaya kapag naranasan mo yung unmerited favor of God? Ito po yung grasya ng Diyos. Di ba nga po, ang grasya is unmerited favor, undeserved kindness, and unearned blessings, mga kapatid. Of course, ito po lahat ay libre, walang bayad. Of course, sino nga ba ang tao na kapag binigyan ng regalo ay malulungkot pa, di ba? Kahit iyan po ay maliit na regalo, dahil sa ngalan ng regalo, iyan po ay parang masisiyahan. Kaya minsan, sabi ko nga, kapag ka ang isang bata, kapag ka nadapa, nasaktan, nagalusan, kahit umiiyak yan, kapag ka binigyan mo ng something yan, naiibsan yung sakit nila, nakakalimutan yung kanilang pain, ang nafo-focus sila doon sa bagay na ibinigay mo sa kanila as comforting, Brethren in Christ, na bagay para sa kanila. Kaya ganun din tayo, mga kapatid, will also be comforted by the grace of God. Ano nga uli ang grace? Grace is unmerited favor, undeserved kindness, and unearned blessings ng ating Panginoon. So He will let us enjoy the blessings of the Lord, dahil ang Diyos ay napakabuti, napakamapagmahal sa bawat isa sa atin. And last point, third point, will be comforted with His blessing. Related po sa una, of course, mga kapatid, diga nga po, kapag ka tayo ay kinomfort ng Lord, He will bless us, Brethren in Christ. Tulad ng isang tao yan na hapis, nagdadalamhati, umiiyak dahil sa kanyang mabigat na problema, pero dahil prinovide mo ang pangangailangan niya na solusyonan ang kanyang problema, again, he or she will be happy. Ganun po ang Diyos, mga kapatid.
He will bless us. Kaya nga diba sinasabi, mapalad kapag kayo na happy because He will comfort us. Mapalad kung kayo inangangailang because you will be provided. Mapalad kapag ikaw ay nalulungkot because you will be happy. So ganun po ang Panginoon sa ating mga buhay. We are really blessed. At ang sabi nga kanina ng Amplified ay enviably happy, mga kapatid. Kasi tayo ay babakuran ng Diyos ng kanyang mga pagpapala. Tayo ay papalibutan ng Diyos ng kanyang pagpapala. Tayo ay bubusugin ng Diyos ng kanyang pagpapala, mga kapatid. Kaya, praise be to God. Whatever sadness, whatever need that we have in life, tulad ng sinasabi ko nga, di ba po ang mga may sakit at karamdaman sa katawan, iyan ay hindi komportable. And of course, hindi yan mapakali kasi may mga pain na mga iniinda. How the Lord comforted the sick. Of course, He will heal the sick para guminhawa ang kanyang pakiramdam para maging comfortable siya, ma-comfort siya, mga kapatid. Same thing sa emotional, na minsan may mga dalahin tayo, may mga kabigatan tayo, mga kapatid, may mga kalungkutan tayo. Pero God is going to solve everything kasi minsan may mga conflict na nagdudulot sa atin ng sadness. Aayusin ng Diyos para pag naayos yan, mga kapatid, we will be happy again. Kaya ganun po kabuti ang ating Panginoon. Whatever we need, brethren in Christ, He will provide so that we will be happy. And that is the blessing. So again, we'll be comforted with His blessings. To sum up of our today's preaching, we acronym the word HUB, H-U-B. First point will be comforted with His happiness, and second point will be comforted with His unmerited favor or grace, and third point will be comforted with His blessings. These are the acronym of the word HUB: happiness, unmerited favor, and blessings. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, God will not only comfort us in His word, He will also comfort us with His blessing, grace, and happiness. And our today's promise, pangako ng Diyos na Kanya tayong aaliwin sa panahon ng kahapisan sapagkat papalitan niya ito ng mga pagpapala, biyaya, at lubos na kasiyahan. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, pangako ng Diyos na Kanya tayong aaliwin sa panahon ng kahapisan sapagkat papalitan niya ito ng mga pagpapala, biyaya, at lubos na kasiyahan. To God be all the glory, let us pray. Heavenly Father, we just thank You for Your greatness, for Your glory, for Your goodness, and for Your grace. Thank You for Your protection because You're covering us always with Your precious blood. Salamat dahil lagi po ninyo kami nililigtas sa mga sakit at karamdaman, disgrasya at kapahamakan, kasamaan at kasakunaan, maging sa mga plano lalang at gawa ng kaaway. Thank You also, Jesus, for Your provisions sa amin na iyong mga anak sa araw-araw dahil hindi po ninyo kami pinagkukulang. Truly that Your grace is sufficient and more than enough for us. Salamat dahil pinagpala nyo na po ang buong aspeto ng aming buhay. You blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. And the reason why You always blessed us for us to be a blessings to everyone. Kaya once again this day, kami na naman po ay magiging blessing sa lahat. Sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad, sa kumpanya at sa institusyon na aming kinabibilangan. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigang kapanampalataya na patuloy na naglalaan ng oras at walang sawang gumigising at bumabangon ng maaga upang makipagbulay-bulay ng iyong mga salita. Lord, I firmly believe that Your word will not come back void. Ito ay patuloy na magbubunsod, magdudulot at magdadala ng biyaya at pagpapala sa aming mga buhay. Whenever they have prayers right now, while they are hearing these words of prayer, I declare all in Your name, Jesus, that everything will be granted unto them because we stand on and we hold on Your words and promise that whatever we ask
to the Father, in your name, Jesus, everything will be given unto us. That's why, Lord, all of their prayers right now, I declare all in your name, in Jesus, that everything will be granted unto them. Ito man ay kaligtasan, kagalingan, kalakasan, kalusugan, katugunan, katagumpayan, kaginhawaan, katiwasayan, kapayapaan, kabuhayan, whatever they are praying right now, I declare all in your name, Jesus, through the finished work of our Lord Jesus Christ, I declare in Jesus' name that everything will be granted unto them. Salamat, Panginoon, dahil even though we are not exempted of what is happening in this world, na makaranas man kami ng kahapisan, kapighatian, kalungkutan, you are always there to comfort us, not only in words but also in action, because you're going to bless us, Jesus, and you're going to give us your joy, your grace, your happiness, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, because you are always there for us. This we pray in Jesus' mighty, mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. May God bless us all.